Okay, good day everyone. So I hope everyone is okay, and I hope that everyone is well as of this moment. So this day we are going to continue our discussion about Rizal's life. We've already finished discussing about Rizal's education in Ateneo, Rizal's education in UST, and Rizal's education in Europe. So now we're going to discuss about Rizal's first homecoming in the Philippines. After he left the Philippines to study abroad, now we're going to discuss his first homecoming. So please listen carefully, and I will just share my screen. This PowerPoint presentation is from my co-teacher, Sir John Castillo. So Rizal's first homecoming. And during this time, just to give a background, during this time, after Rizal had finished writing the Noli Mitangere, he immediately published it and distributed it to the Filipinos, and especially those Filipinos that are in the Europe and few Filipinos in the Philippines. So na-distribute na yung aklat niya. And with his wanting nga po na umuwi sa Pilipinas, siya ay being warned. Marami ang nagsasabi sa kanya na huwag kang umuwi kasi nga baka mapahamak ang iyong buhay. Pero kahit may mga tao nagsasabi kay Rizal na huwag siya umuwi, he still continued to went home in the Philippines. So he sailed and boarded on July 3, 1888 with the steamer Jimena. And it sailed to the east through the Suez Canal and reached Saigon at the 30th of the month. So from Saigon, Rizal had to transfer into another steamer na ang pangalan naman po ay Haipong. At yung sasakayang Haipong ay nakarating na Manila near the midnight of August 5. So yung travel ni Rizal from Europe to the Philippines, it takes 1 month and 2 days bago siya nakarating sa Pilipinas. Because during this time, wala pa po tayong mga airplanes. Ang ginagamit pa lang natin ng mode of transportation para makapunta sa mga malalayong lugar sa ibang bansa ay ang mga barko, sasakyang barko. So after meeting some of his friends in Manila, he returned to Calamba 3 days after, August 8. And doon niya na inumpisahang gamutin yung kanyang nanay sa sakit ito sa kanyang mata. At ang ginamit nga po ni Rizal ay ang ophthalmoscope. Itong ophthalmoscope ay isang gamit na pang-opera sa mata ng mga taong may mga problema sa mata. At ang paggamit ito ay natutunan niya sa kanyang kaibigan na si Dr. Otto Becker. At nang maraming mga tao ang nakarinig tungkol sa ginawang ito ni Rizal, Rizal ay naging dubbed, tinawag siya bilang isang German doctor. Actually, maraming mga tao na mga kilalang tao ang pumupunta sa kanya, iba't ibang galing sa iba't ibang lugar para magpagamot sa kanilang kalagayan sa mata. Ayan. So, nung nga pong nandito rin sa Rizal, continuous pa din yung allegation sa mga kaaway sa kanya na itong kanyang isinulat na Noli Mitangere ay may mga ideya na laban sa simbahan at laban sa pamamalakad ng mga Espanyol. Kaya naman siya ay pinatawag noon ay Governor General ng bansa natin na si Emilio Trero. Noong mga panahon ito, ang Governor General ang pinakang head ng state natin. Siya yung representative ng Spanish court ng Espanya dito sa ating bansa para siya yung mga mamalakad dito sa atin. So pumunta siya si Rizal sa kay Governor General Emilio Trero at binasa, inaral nitong si Trero yung isinulat na Noli Mitangere ni Rizal. At ayon kay Trero, wala naman daw problema. At sa binigyan pa ni Trero si Rizal ng isang bodyguard. Na ang pangalan ay si Jose, Don Jose Traveldre Andrade. So, dito po sa comment section, if you're really watching this video, please comment number 1, the name of Don Jose Daniel de
Andrade. Na napaki-comment ako sa baba. So I will give three names. Sasabihin ko sa inyo, i-comment niyo para malaman ko if you really watch this video. And after that, and the last month of the year, in December, Rizal, the Kalamba folks as Rizal, assist us in collecting information as regards Dominican Hacienda Management. So, habang si Rizal ay narito sa Pilipinas, umuwi siya noong August, September, October, November, December, noong ikalimang buwan niya na narito sa Pilipinas, lumapit sa kanya itong mga manggagawa o mga magsasaka at ang mga tenants sa Kalamba. Humihingi sila ng tulong. Kasi nga, may mga hindi magagandang pangangasiwa na lupain na ginagawa ang mga Dominikano sa pamamalakad ng mga lupain, particular na isa Kalamba. Kaya naman, si Rizal ay pumunta sa mga Dominikano para humingi ng mga impormasyon. Alamin, nagsaliksik siya ng mga impormasyon para nga po makatulong dito sa inihingi ng mga taga-Kalamba. At dahil dito, ayan, the Dominican orders had arbitrarily increased the land rent and charged the tenants for non-existent agricultural services. So nakita niya na mahal, tumaas yung singil ng renta ng lupa ng mga taga-Kalamba dito sa mga Dominikano. Meron din mga itinicharge na mga may mga binabayaran sila pero hindi naman nila ito ginagamit. Okay, may binabayaran silang buwis pero hindi man nila nakikita saan napupunta yung bagay na ito. They are bearing charge, money charge, may binabayaran pero hindi naman, wala namang specific na plano kung para saan talaga yung pera. Yun. At noong mga panahon ito, ang mga Pilipino ay hindi nila kayang makapagsabi nun na diretsahan sa gobyerno. Kasi nga, hindi naman ang trato sa atin ng mga Espanyol ng panahon ng kanilang pananakop ay mga Indio o mga walang alam. Kaya po, nahihirapan sila na humingi ng tulong sa iba pang tao. So, nung nakita nila si Rizal, ito mating. Kay si Rizal, sila unang humingi ng tulong. Kaya Rizal sila humingi ng tulong. So, dahil nga po, dahil sa continuous na pagsasaliksik na Rizal dito, ay napansin ito ng mga kinauukulan. So, enraged by Rizal's report, the friars pressured the Governor General to advise the author of the Noli Mitangere to leave the country. Dahil nga, sa pakikialam niyo sa Rizal, sinabi ng mga pari, na mga pari nagpapatakbo ng mga lupain sa Pilipinas, napaalisin niyo na po iyang si Jose Rizal sapagkat siya na po yung nagsisiwalat ng mga hindi na yung magagandang nagagawa, ginagawa. And magiging danger po siya sa mga plano na maaari nila. So Rizal, second travel aboard may have been upsetting. So dahil nga siya ay pinaalis na ng Pilipinas, kailangan niyang umalis, hindi niya natapos lahat ng mga kailangan niyang gawin. Pero ito ay nagbigay lalo pa ng oportunidad kay Rizal para makapaggawa ng panibagong adventure at makapagsulat ng panibagong aklat. Yan. So after for Rizal's first homecoming, now let us discuss Rizal's second travel abroad. Ayan. So, Rizal's second travel abroad, gaya ang sabi ko, hindi pa niya natapos lahat ng mga kailangan niyang gawin at yung mga misyon. Di pa pag umuwi tayo, kunya tayo guys sa ibang lugar, may mga bagay tayong gustong accomplish pagka-uwi natin. Si Rizal, hindi niya nagawa lahat ng mga kailangan niya ma-accomplish. Unang-una na iyang pagbisita sa kanyang minamahal, sa kanyang kasintahan si Leonor Rivera na taga Pangasinan. Hindi siya pinayagan ng kanyang ama na makitain ang pamilya ni Leonor kasi magiging delikado lamang ang buhay ng pamilya ni Leonor. Kasi nga, noong mga panahon ito, kailangan nang paalisin si Rizal kasi maaaring may mga plano nang hindi magaganda sa kanya. So, kailangan niyang immediately umalis na sa ating bansa.
So at ayan nung February 1888 from the Philippines, Rizal sailed to Hong Kong on board of Zafiro and stayed inside the ship during the short stop at Amoy. Ano? So Rizal stayed at Victoria Hotel in Hong Kong and visited nearby city Macau for 2 days along with his friend Jose Maria Basa. So from the Philippines, Rizal traveled to Hong Kong, and then after Hong Kong, ayan. So sa Hong Kong, naranasan ni Rizal yung Chinese New Year. Doon na siya inabot ng Chinese New Year kasi maaaring year, ano, yan, ayan. And the marathon laureate party characters by numerous dishes being served. Di ba po, as we celebrate, nagsa-celebrate tayo ng Chinese New Year, yung mga January and January, February. So, yung mga panahon yun, upunta si Rizal ng, ano, ay, ng Chinese New Year sa Hong Kong. So, from Hong Kong, Rizal reached the Yokohama, Japan on February 28 and proceeded to Tokyo next day. So, Rizal, at Tokyo, siya po ay tumira sa Spanish legation in Tokyo upon the invitation of Juan Perez Caballero. Excuse me. And March 1888, noong March 1888, narinig ni Rizal ay isang magaling tumugtog na isang banda, isang grupo ng mga European musician. Yan, isang grupo ng mga musikero na nagpapatugtog ng mga tugtugin ng Espanyol at lalo siyang humanga sapagkat nalaman niya na may mga Pilipino palang member nung bandang iyon. So, ano siya, nahumanga siya sa galing ng mga Pilipino. So, but if there was one person na talaga naman po naka-entertain ka rin sa doon bukod sa banda, bukod sa mga maaaring magagandang lugar noon sa Tokyo, ay siya ay na-amuse talaga sa kagandahan na isang Japanese girl na lagi pong dumadaan doon sa legation every day. Ito po ay si Sekoy Usui na or na ang tawag naman niya ay si Osei San. At naging ito ay naging tour guide at naging sweetheart ni Jose Rizal. So yung stay niya doon ano ay nakasama niya itong si Jose San. Pero ano iba may iba pang mission si Rizal. Bukod sa mahal niya itong si Jose San, mas mahal niya yung kanyang mission. Kaya naman Rizal boarded a ship Belgic on April 13, 1888, papunta na po ng United States of America. Yan. So, Rizal crossed the Pacific Ocean para po makarating sakay ng Balcong Belgic to visit San Francisco. Doon siya bababa para may mga tao din siyang kikitain, may mga tao siyang kakausapin, may mga katao siyang kailangang i-meet. Ano. So nung pagdating po nila sa San Francisco, hindi agad sila pinababa ng barko. Kasi nga po they had to go into quarantine, ano. Noong panahon ito ay lagana po yung outbreak ng cholera. Kaya yung mga tao bago dumating o bago mapasok sa isang bansa, kailangan mo nila mag-quarantine para masigurado na walang daladalang virus itong mga tao. So parang ganun din sa nangyayari sa kasalukuyang panahon. Ano, bago pa papasukin ang mga bagong dating na mga Pilipino sa ating bansa, nagka-quarantine muna sila. Maski dito sa ating probinsya, bago sila makarating, ano, kailangan mo nila mag-undergo ng 14 days quarantine or kaya kailangan mo nila magpa RT-PCR test para makasigurado kung ano sila daladalang virus. So, ganun din po yung naranasan noon yung si Rizal. So, ano, kanina ipinacomment ko sa inyo yung pangalan ng bodyguard ng si Rizal. Ngayon naman, please comment number 2. Ano po yung cholera outbreak? Napaki-comment number 2, cholera outbreak. Ayan. I-comment nyo po doon. Para malaman ko kung if you're really watching this video. Ayan. So on May 6, Rizal went to Oakland on board a train. He took his evening meal in Sacramento and woke up in Reno, Nevada. So from San Francisco, Rizal visited the different states of America. Ano? And hindi siya lamang nagpunta roon, ano?
para mag-travel, para magpahuway-huway ang buhay, sapagkat meron talaga siyang isang mahalagang mission na kailangan niya gawin. So, he also visited the states of Utah, Colorado, Nebraska, and Illinois, and then finally reaching New York on May 13. Ayan. So, Rizal also witnessed and saw the beauty of the Statue of Liberty, which symbolizes freedom and democracy. And from that moment, Rizal observed na ito palang racial inequality ay rampant din sa bansang ito. That the only true freedom, the real freedom, is only for the whites. And it is an issue na hanggang sa kasalukuyan po ay pinag-alalabanan pa rin sa Amerika. The issue of the black Americans and then the white Americans. So, nung mga panahon na si Rizal, nung panahon na si Rizal ay bumisita siya sa Amerika, nakita po niya, na-witness niya, at naobserbahan niya itong racial inequality ng mga between the black Americans and the white Americans. Okay. So from America, Rizal boarded a ship, city of Rome, and sailed for Liverpool, and then reached Great Britain. And he went to London and stayed at Dr. Antonio Maria Heredor's house. Ayan. So Rizal, he then boarded at the Bucket residence, where he was lovingly served by Gertrude, the daughter of the landlord. So, pagdating ni Rizal sa Great Britain, sa London, may nakilala siya isang babae na siya yung doon siya umuupa ng bahay na kanyang tinitirhan. At ang nagbabantay, ang lagi niyang nakikita, itong si Gertrude na may-ari ng landlord ng kanyang bahay na tinutuluyan sa London. After Oseisan, here comes Gertrude. Okay. So, in London, Rizal manually copied and annotated Morga Sucesos Islas Filipinas, a rare book about available in the British Museum. So, nung mga panong ito, because of Rizal's, Rizal was, kulang na rin siya sa pera, kailangan niya magtipid ng mga panong ito. At, kaya naman, manually, he copied the Morga Sucesos Islas Filipinas, which is written by Antonio Morga. He also became an honorary president of the Patriotic Society, Asosasyon La Solidaridad, at siya po ay nagsusulat din ng mga articles sa La Solidaridad. Ito pong La Solidaridad ay isang news article, isang newspaper ng Asosasyon La Solidaridad. Ayan. So, in his 10-month stay in London, he had a short visit in Paris, Madrid, and Barcelona. So, while Rizal was in London, bumibisit pa rin po siya dito sa Paris, sa Madrid, sa Barcelona. So, in Spain, when Rizal was in Spain, he met Marcelo Isidel Pilar for the first time. Del Pilar was one of the most renowned member of the propaganda movement, along with Graciano Lopez Haina, Mariano Ponce, and Jose Rizal. So, nito mga panahong ito, makikita natin na nabubuo na po ang samahan ng mga Pilipinong ilustrado natin na nasa Europa. Hindi po nila, sila ay nagstay sa Europa para patuloy sila makapagsulat ng mga akda na makakatulong po sa paglaya ng ating bansa. So, nagsusulat sila na may kalayaan sapagkat kung dito sila sa Pilipinas, sila ay huhulihin, sila ay dadakpin at sila ay bibitayin. Pero dahil wala sa Pilipinas, nasabro sila, meron silang kalayaan na makapagsulat. At pinapadala po nila ito sa Pilipinas, binabasa naman ng mga Pilipino. At yun yung mga nagmamotivate, nagfuel ng fire for rebellion sa mga Pilipino pagkatapos po ng pagdakip at pagpitay ko sa Rizal. So, yun. Okay. So, propaganda. Ano nga po ba ang propaganda movement? Propaganda is a patriotic socio-political organization. Isa siyang samahan ng mga Pilipinong nasa Europa. At karamihan ng mga members nito ay mga Pilipino na kapag-aral sa Universidad ng Europa noong mga panahong ito.
Ayan. At ang aim nito, ang pinakang aim nila is to bring attention to Spanish to the Spanish the real needs of the colony of the Philippines. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ano, itong propaganda movement ay isang samahan na ang naisin ay ang mga sumusunod. Ito natin, discuss natin. Ang una, ang kanilang naisin, ang kanilang aim is to na ay maging isang probinsya ng Espanya ang Pilipinas. In una-una nilang gusto makuha to for the Philippines to become a pa-Spanish go province, ano? Na at magkaroon tayo, pangalawa ay secularization of the parish and the clergy. Pangatlo, equality between the Spanish and the Filipino. Mapapansin niyo ano, ang aim po nitong propaganda movement is different from the aim of the of KKK. Magkaiba po. Ang aim lamang pa noon nito mga propagandista natin, nito mga propagandista natin is ay maging probinsya tayo ng Espanya. Yan yung kuna nilang aim. Pang-apat, ano, makapag-establish ng mga paaralan, ano, government-funded schools. Kasi ng mga panahon ito, lahat ng mga schools ay under the priest, ano, under ng Jesuit, gaya ng sinabi ko sa inyo mga previous discussion natin, under the Dominican Orders. So, walang kalayaan talaga at access to free education ang mga Pilipino. Tanging ang mayayaman at ang mga Espanyol lamang ang nakakapag-aral dito sa Pilipinas. Hindi sila malaya makapag-aral. Pang-lima, ano, rampant sa Pilipinas noon, ito pong forced labor, ito pong tributo, itong bandala. Kung babalikan natin, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, ano, isa sa mga naging problema ng mga taong nasa Kalamba ay yung mga hindi man makatuwi ng pagbabayad ng buwis, ano, ng mga Pilipino. At yun ay parte kasi ng sistema na nagpahirap lalo sa mga Pilipino noong mga panahon yun. At ang ka-anim na aim ng propaganda movement is the recognition of human rights and freedom. Ayan. So, after po nun, na si Rizal ay makilala niya itong si Marcelo Estil Ferrer, Rizal lived London for good and went to Paris on March 1889. He shortly lived in the house of a friend, Valentin Ventura, before transferring to a little room. Makikita natin na itong buhay ni Rizal, hindi po siya yung ano, glamorous, nag-travel siya sa ibang bansa. But it is full of sacrifices. Kailangan niyang magtipid, kailangan niyang pigilin yung gutom niya, kailangan niyang tumira sa mga tira mga kwarto na maliliit, maaring madudumi pa ito, ano? At hindi maayos yung kanyang pangatawan kasi nga po kailangan niya magtipid just to write para makapagsulat siya ng mga akda para mapagpatuloy niya itong akalat na El Filibusterismo na kanyang pangalawang novela. Ayan. So, Rizal formed Kidlat Club, a temporary social club which brought together Filipinos witnessing the exposition. Ayan, ito po yung nagkaroon exposition sa Eiffel Tower. He also observed the Indios, he organized the Indios Bravos. Yan, Indios Bravos is an association which envisions Filipinos being recognized for their admirable skills in many fields. So isang ang Indios Bravos ay isang samahan para makilala ang mga Pilipino na may natatanging kakayahan, maaari ka natatanging kakayahan sa pagsulat, ano, natatanging kakayahan sa pagpinta, natatanging kakayahan sa pagtugtog, ano, yung mga tao na nag-excel, ano, those person who have these admirable skills ay makilala. Ito po yung Indios Bravos. Ayan, so okay po, ano. So, after celebrating in Paris, Rizal visited London for the last time. And with Jose Alberto, Rizal left Paris for Brussels on January 28, 1890. The two stayed in a boarding house administered by Jacobi sisters. Oh, di ba? May bago na naman kababae na kilala ko si Rizal. It is Jose Jacobi and Marie Jacobi. And had a transitory affair with Susanne, the niece of his landladies. So, nagkaroon rin si Rizal ng affair. Ano, dito po kay Susanne.
Okay. So in Belgium, Rizal busied himself writing the Philibus, El Philibus Turismo, and as well as he is also writing at For La Solidaridad with the pen names. Ano, number 3, pagsulat po dyan sa comment section. The pen names of Jose Rizal, Dimas Alang, and Laong Lan. Ano, pakilagay po. Ano, dapat tatlo na yung narili yan. Number 1, yung guardian niya. Number 2 is ano yung outbreak. And then, the third one is Rizal's pen name. Yan, Dimas Alang, and Laong Lan. Yan. So, when I heard the news that the Kaalamba agrarian trouble was getting worse, he decided to go home. Continuous pa din po ano, yung problem nila with the continuous pa din yung kanilang problem ng Pilip ng mga taga-Kaalamba dito po sa agrarian nila. Ano? Okay. So, yun nga pong programa sa agrarian trouble, yung agrarian sa Kaalamba ay mas lalo pang lumala. Kaya naman po nag-decide itong si Rizal na umuwi muli sa Pilipinas. Ano? Pero, ano, nabasa po niya itong sulat ng kanyang kapatid na si Pasiano na ang sabi ay humingi ng tulong na natalo sila sa korte against the Dominicans in the Philippines and the intended to bring the case to Madrid Philippine courts kay gusto nilang iangat sa korte sa Madrid yung problema nila. And this prompted Rizal to go to Madrid instead and to look for a lawyer and influential people who would defend their Kaalamba then. So mahanap siya ng mga tao na makakatulong sa kanya. Ano? Ayan. Naputa po siya sa Madrid. So Rizal traveled to Madrid along with his lawyer, Marcelo H. Del Pilar. Ano, naging abogado niya si Marcelo H. Del Pilar at humingi sila ng tulong at but could not find any influential Spaniard who could help them. Gusto nila humingi ng tulong pero wala mga makapangyaring Espanyol ang silang nakahinga ng tulong. Rizal encountered many adversities. Maraming mga problema siyang kinaharap in Madrid. He heard that his family were forced to leave their land in Kaalamba and some family members were even deported to far places. Ito pong pang-member ng family ni Rizal ay nagkawatak-watak. Pero kasi nga po, the family members of Rizal was being deported to different places. Ano po? Maliwanag po ba yun? Ayan. Ano. So I hope it's clear to you. So in Madrid, Rizal also heard the news. Hindi pa problema na sa pamilya. May problema sa pag-ibig pa sa Rizal. Rizal heard the news that his girlfriend, Leonor Rivera, married Henry Keeping na pinili ng kanyang nanay, ni Leonora para sa kanya. And as if ano, misfortune were not enough. Kamalas-malasan ika nga ano, nagkaroon pa ng rivalry between Del Pilar and Rizal sa leadership ng Association Hispano-Filipino. Isa ring samahan ng mga Pilipino-Amerikano ng mga Pilipino sa Spain, Espanya. Ano? So na dapat magkakaroon ng healthy election pero ano, hindi natuloy. But nagkaroon naman ng split. Nag-split. At nagkaroon ulit tuloy ng two factions, Rizalistas and the Pilaristas. So, dahil doon, umalis na po si Rizal sa Madrid. Rizal proceeded to take a vacation para makahinga-hinga man lang. Ano? And he went to Biarritz, a tourist town in southwestern France, noted for his mild climate and sand beaches. And arriving there in February 1891, Rizal was welcomed as a family guest in the house of the Busteds, especially by Nelly, with whom he later had a relationship but a failed one again. So, marami pong nakikilalang babae si Rizal. Pero yung mga relationship siya, hindi ganun ka
nagtatagumpay. Ano, lagi din natatapos. Kasi nga, again, Rizal had a mission to fulfill. More than his love life, ano, meron siya mahalagang mission na kailangan niyang tapusin, kailangan niyang gawin. So, in Beritz, he continued to work on his El Filibusterismo and completed the manuscript last on March 29 and at the eve of his departure in to Paris. And so Valentin Ventura hosted his short stay in Paris and the Jacobis, diba, si Jacobi na isa yung pong kasintahan niya na taga London ay cordially welcomed his arrival in Brussels. So Rizal revised and prepared for the printing of the second novel until the end of May. And by June 1891, he was already looking for the printing firm to print El Filibusterismo. So Rizal went to Jet in 1891 because mas mura yung pagpapaprint doon. Ano? At dahil nga po ano, sa idna siguro ng pera itong sa Rizal, he pawned, sinanglaan niya yung kanyang mga jewelry. At di ba sabi ko sa inyo kanina, sobrang tipid niya na. Sobrang tipid na, hindi na gumagastos sa Rizal. Pero still, he ran out of funds and the printing was suspended pa din. Ito pong El Filibusterismo. But through the help of Valentin Ventura, Rizal was able to complete the copy of the El Filibusterismo. Okay, so Rizal, on October 1891, Rizal left Europe for Hong Kong. Ano? So Rizal left Europe for Hong Kong on board the ship Melbourne on which began his third and unfinished novel. So si Rizal po ay may tinatapos ng novela. Nung siya ay pauwi na dito sa Pilipinas, nagsusulat ulit siya ng panibago niyang novela. Hindi siya natatapo, hindi siya tumigil pagsulat. Hindi siya natumigil para gamitin yung kanyang karunungan para makatulong po sa ating bayan. He arrived in Hong Kong on November 20 and resided at number 5, the Aguilar Street, number 2, Red na Zela Terrace. Ayan. So, dyan nag stay po si Rizal. So, ayan. So, having escaped the friars' persecution, Don Francisco Pasiano and yung kanyang bayaw na si Silvestre Ubaldo ay dumating po sa Hong Kong. Hindi pa natatagalan nung stay nila doon, dumating na rin yung kanyang nanay, ang kanyang kapatid na si Lucia, Josefa, at saka si Trinidad. Nagkaroon sila doon ng Mili family reunion. Nandun sila kasi nga again, they were pinadeport sila. Dahil nga po doon sa conflict sa Kalamba agrarian problem. Ano? So in March 1892, he went to Santa Cana aboard Menon to negotiate with the British authorities concerning the founding of the Philippine colony in North Borneo, now called Sabah. Ayan. So si Rizal po, ano, ay he already know that ito pong Sabah, ano, itong North Borneo, itong Sabah, it is originally part of the Philippines. Part po siya ng Philippine, our territory. Kaya naman, ano sabi ni Rizal ng mga panahon ito na pwede po bang dyan magstay yung mga Pilipinong pinaalis sa Kalamba? Pwede po pang gumawa kami ng sarili ng settlement dito sa North Borneo? So sumulat po itong si Rizal kay Eulogio Despajol na payagan itong mga landless Filipino to establish themselves in North Borneo. Ano? Pero ano, itong North Borneo, it has been ceded to the Indonesian government. Ano, ceded siya, ano, cession yung kanyang ginamit para makuha po ng Indonesia ito pong North Borneo. So, hindi na po siya part ng ating territory sa kasalukuyang panahon. Ayan. So, now, let us move with second homecoming of Rizal. Napakabilis. Ano? So, yun po. Ayan. So, Rizal's second homecoming. Dahil nga po sa kagustuhan ni Rizal na kausapin personal itong si Despujol para nga po magkaroon ng another settlement. Doon tumira na sa North Borneo itong mga Pilipino. Umuwi siya. Ano?
and kasama kanyang kapatid na si Lucia. Without his knowledge, na meron na palang isang secret case na ifinile against Jose Rizal for being anti-religious and anti-patriotic public campaign dahil sa kanya daw mga isinulat na nobela. Ayan. So Rizal and his sister arrived in Manila. Pasensya na kayo. Ako medyo sinisipon. In Manila at noon on June 26, 1892 at 7 p.m. he was able to confer with sa Malacanang. At at ito yung mga nangyari sa Malacanang. Una, pumayag itong si Despujol na ipardon ang kanyang tatay. Noong June 29, may interview si Rizal kay Despujol and Rizal's colonization project was rejected. Nireject ni Despujol itong proyekto ni Rizal. But his request to lift the exile for his sisters were granted. So, ito namang request niya para sa kanyang mga kapatid ay nag-grant. Ngayon, pwede nang bumalik itong pamilya ni Rizal sa Pilipinas. Pero, paano naman yung mga iba pang mga Pilipino na pinaalis dito sa Pilipinas? And on the evening of July 3, Rizal spearheaded a meeting in the house of Doroteo Ongjungco on Ilaya Street, Tondo, Manila, and being attended by at least 20 Filipinos, including Andres Bonifacio and Apolinario Mabini. Rizal explained the aims of the civic association La Liga Filipina. Officers were elected among is Ambrosio Salvador, the president, and na-found po noong July 3 ang La Liga Filipina, isang samahan ng mga Pilipinong nagnanais ng reforma at pagbabago sa kalagayan ng ating masa ng panahon ng mga Espanyol. Pero just 3 days after the meeting, after kausapin ni Rizal si Despujol, Rizal was arrested kasi nga po may natagpo ang mga sulat, may mga leaflets, may mga natagpo ang papel sa punda ng unan ni tong kapatid niyang si Lucia patungkol sa pagiging anti-friar nitong si Jose Rizal. Rizal was being siya po ay dinakip at ikinulong sa Fort Santiago for 10 days and sumakay siya, isinakay siya sa steamer Cebu and siya po ay kinulong na nga po sa dapitan. Yung kanyang pagkulong, pagkakakulong ay na-continue na po sa dapitan. So this is the journey of Jose Rizal. So number 4, pakisulat dyan, saan po kinulong si Jose Rizal? Yan, ito po ay sa dapitan in Zamboangan del Norte. So napakahaba ng proseso ni Rizal. From his early childhood, mulat siya sa mga kaganapan na nangyayari dito sa Pilipinas. Mulat na siya sa mga hindi magagandang ginagawa ng mga Espanyol. Hindi siya tumigil kahit siya nadidiscriminate. Pumunta siya ng ibang bansa. Doon siya nag-aral, nagpakadalubhasa siya para makatulong sa ating bansa. Umuwi siya dito para isin ang mga ilang bagay. At marami siyang mga ginawa. Like what I've said, hindi siya nagka-travel lamang just to have fun. But Rizal had traveled to help our country, to gain our freedom, to gain our the equality na kailangan natin ng mga panahon ito. At we owe it to Rizal. We owe it to Rizal kung bakit meron tayong kalayaan na tinatamasa sa mga oras na ito. And these are the lessons na kailangan po natin makuha kay Rizal na just continue to strive hard. Mahirap mag-aral, mahirap ang buhay. Pero did Rizal stop? No, he don't. He just continued with his journey to set our country free. Ayan. So sana po may natutunan kayo. Sana tinapos niyo itong video na ito. Kasi nga, pipili ako dyan sa comment section ng mga estudyante ko na nag-comment ng tama nung 4 na dapat nila i-comment. And ako po, may panchikas ulit ako. Para lang makuha po ninyo yung essence kung bakit napakahalagang pakinggan at pag-aralan ng buhay ni Jose Rizal.
So, yun lamang. Ano, sana may natutunan. Sana po ay nakinig ng mabuti ngayong gabing, gabi na. So, ngayong araw. So, thank you everyone and bye-bye.